The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. On the first day of the week, Mary of Magdala came to the tomb early in the morning, while it was still dark, and saw the stone removed from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved and told them, "They have taken the Lord from the tomb, and we don't know where they put him." So Peter and the other disciple went out and came to the tomb. They both ran, but the other disciple ran faster than Peter and arrived at the tomb first. He bent down and saw the burial clothes there, but did not go in. When Simon Peter arrived after him, he went into the tomb and saw the burial clothes there, and the cloth that had covered his head, not with the burial cloths, but rolled up in a separate place. Then the other disciple also went in, the one who had arrived at the tomb first, and he saw and believed. For they did not yet understand the scripture that he had to rise from the dead. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay naghahatid sa atin ng bagong buhay. Si Hesus ay namatay at muling nabuhay. Tayo rin ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit dahil sa muling pagkabuhay ni Hesus, tayo ay pinatawad at iniahon mula sa ating pagkasadla sa libingan ng kasalanan. Kaya ang muling pagkabuhay ni Hesus ay nagbibigay sa atin ng bagong pagkakataon, bagong buhay. Kung naging malalim, naging taimtim ang ating mga dasal at mga pagninilay nitong Semana Santa, simula pa sa Linggo ng Palaspas, yung ating mga pagpunta sa iba't ibang mga simbahan para sa bisita iglesia, yung ating pagsagawa ng mga daan ng krus, yung ating pagsama sa mga prosesyon, yung ating pakikinig sa pitong huling wika, yung ating pagkukumpisal, at yung ating pagdalo ngayon sa salubong. Sana magbunga ito ng pagbabago sa atin. Kasi ginagawa natin ito taon-taon. Taon-taon. O nakailang taon na kayo? Ilang taon ka na ba? Kung walang pagbabago sa loob natin, ang mga ito ay mistulang mang palabas. At taon-taon, ginagawa natin ito. Ngunit, kung naging malalim, tunay, at taimtim yung ating pagninilay, at namulat tayo, nabuksan ng ating mga mata, at nakita natin na ang dami ko palang dapat ayusin sa buhay ko. Ang dami ko palang dapat baguhin sa buhay ko. At makita natin na kaya ko naman pala eh. Kaya ko naman pala magbago. Dati-dati salbahe ako. Kaya ko naman palang maging mabait. Dati-dati mayabang ako. Kaya ko naman palang magpakumbaba. Dati-dati madamot ako. Kaya ko naman palang magbigay at tumulong. Dati-dati biyolente ako. Madaling uminit yung ulo ko. Madali akong magalit at manakit. Pero kaya ko lang palang maging mahinahon.
maging maunawain at maging maawain? Dati-dati, ako lang ang laging tama. Ngayon, kaya ko nang palang makinig sa iba. Dati-dati, wala akong galang sa magulang ko. Pabaya ako sa magulang ko. Ngayon, kaya ko nang palang maging responsableng anak. Dati-dati, inuuna ko ang mga bisyo ko. Alak, sugal, at iba pa. Ngayon, inuuna ko na ang pamilya ko. Dati-dati, ang hilig ko gumawa ng mga kwento na hindi totoo, ang manira ng iba. Ngayon, natuto na akong magsabi ng totoo. Dati-dati, ako lamang ang parang pinakamagaling. Ngayon, marunong na akong paunahin yung iba. Dati-dati, umaasa ako sa iba. Ngayon, marunong na akong tumayo sa sarili kong paa. Dati-dati, nakikinig lamang ako kung anong sasabihin ng iba. Ngayon, marunong na akong gumawa ng sarili kong desisyon. Dati-dati, pag may mga mabibigat na problema, may mga pagsubok, may mga pinagdadaanan, natataranta ako, natatakot ako, nagagalit na ako sa Diyos. Ngayon, matibay at matapang na ang loob ko. Dati-dati, hindi ako marunong manindigan. Ngayon, marunong na akong ipaglaban ang aking pinaniniwalaan. Dati-dati, umaasa lamang ako sa iba. Ngayon, marunong na akong tumayo sa sarili kong paa. At hindi na ako laging nakatanghod sa paanan ng mga politikong laging namumudmud. Ngunit ngayon, ako ay sumusunod sa mga totoo, tapat at tunay na naglilingkod. At sa totoong Diyos lamang ako luluhod. Eto ang mga bunga ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, sapagkat nabubuhay sa atin si Kristo. These are the tangible effects of Easter. The risen Lord is alive in each one of us. Kahit di na sayang yung pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo, sapagkat ang muling nabuhay ni Kristo ay nabubuhay sa bawat isa sa atin. May silbi, may pakinabang ang pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Nagbabago tayo. Nagawa ni Hesus ang dapat niyang gawin. Gawin natin ang dapat nating gawin. Natupad ni Hesus ang kanyang misyon. Tupdin natin ang sa atin.